Ganito ang magluksa ang mga hayop kapag namamatayan sila ng kalahi. Para din silang mga tao kapag nalulungkot. Yo, what's up mga kaibigan? It's Arvin TV here. Ang mga hayop ay para din tayong mga tao. Nasasaktan, sumasaya, at nahihirapan. Sa makatuwid ay meron din silang emosyon, kagaya nating mga tao. Kung tayong mga tao ay nalulungkot kapag nawawalan tayo ng mahal sa buhay, ay kaparehas ng emosyon ang nararamdaman din ng mga hayop kapag nawawalan din sila ng mga mahal nila sa buhay. Ikaw, naranasan mo bang mawalan o mamatayan ng alaga? Anong ginawa mo? Nalungkot ka din ba? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin kung papaano nga ba nagluluksa ang mga hayop kapag nawawalan o namamatayan sila ng kalahi. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa ating munting channel ay inanyayahan kita na i-click ng subscribe button at sabayan mo na rin ng pagkalimbang ng kampana nang sa ganon ay ma-notify kita kapag may bago akong video na i-upload at subukan din natin paabuti ng 100 likes ang video na ito. Kung ganon, simulan na natin. Number 10, Rose o Uwak. Isa ito sa mga ibon na pinaniniwala ang labis na nalulungkot kapag nawawalan sila ng kalahi. Kapag may nakikita silang bangkay ng kapwa nila, ay nagtitipon-tipon ng mga ito sa isang lugar at saka naman sila maglalabas ng nakakabinging huni. Maraming mga tao ang nagsasabi na ito marahil ang paraan nila ng pagluluksa. Pero ang teoryang ito ay hindi pa talaga napapatunayan. Kaya naman, gumawa sila ng isang eksperimento para dito. Isinagawa ang eksperimento ng American researcher na si Kylie Swift, kung saan ay araw-araw niyang pinapakain ng mani ang mga uwak. Tumagal na maraming araw ang kanyang ginagawa. At nang nasanay na ang mga uwak sa ginagawa niyang pagpapakain, ay binago ni Kylie ang kinagawian niyang gawain. Kinabukasan pumunta si Kylie sa kaparehas na lugar at nagsuot siya na nakakatakot na maskara at may daladala siyang patay na uwak. At ang naging resulta ng eksperimento ay kinagulat ng mga scientist. Matapos makita ng isang uwak ang hawak-hawak ni Kylie, ay kaagad humuni na napakalakas ang uwak at kaagad din namang sumagot ang iba pa nitong mga kasama. Ang resulta ay lahat ng uwak ay naglabas ng napakalakas na ingay. Nagpaikot-ikot pa ang mga ibon na tila hindi mapakali sa kanilang nakita. Ang sabi ng mga researchers sa mga nakita at narinig nila ay ito marahil ang paraan ng mga uwak para balaan ang kanilang mga kasama na mayroon papalapit na panganib. Ganun pa man na hindi pa rito, nagtatapos ang eksperimento. Kinabukasan ay muli siyang bumalik sa naturang lugar. Suot-suot ang normal niyang kasuotan para muling pakainin ang mga uwak. Tinatanggap naman ng mga uwak ang mga hinahagis na pagkain ni Kylie, pero hindi na kagaya ng dati. Naging maingat na ang mga ibon. Pagkatapos tumuka ng mani, ay kagad naman itong lumilipad palayo. Isang araw ang lumipas, kinabukasan ay muli siyang bumalik sa naturang lugar. Sinuot niya ulit na nakakatakot na maskara. At ayun na nga, natandaan siya ng mga ibon, dahilan para maglabas ulit sila ng napakalakas na ingay at magsialisan sa kanilang teritoryo. Number 9, Langur Monkeys. Isa itong uri ng unggoy na nakatira sa India. Sa katunayan pa nga nito ay may ginawang eksperimento para dito. At na-discovery ng mga reporters na ang mga unggoy na ito ay may kakaibang reaksyon na ipinapakita kapag nakakakita sila ng bangkay ng kalahi nila. Ang mga scientists ay naglagay ng isang electronic monkey sa gubat kung saan ay nilagay nila ito ng video camera sa parting mata nito. At ilang minuto ang lumipas ay nakita ito ng isang unggoy at kaagad naman niya itong kinuha. Habang bit-bit ng unggoy ang robot na monkey ay hindi niya ito sinasadyang nabitawan sa taas ng puno. At nang nakita ng unggoy na bumagsak sa lupa ang robot ay napagtanto niya na kasalanan niya kung bakit namatay ang baby robot. Kinuha ng unggoy ang robot at niyakap niya ito at nagdalamhati siya sa nangyari. At mamaya-maya pa, dumating pa ang ibang mga unggoy at nakisama sa pagdadalamhati. At bukod pa dito, makikita din nagyayakapan sila at makikita malungkot na malungkot sila sa nangyari. At ang special pa sa eksena ng ito ay makikitang niyayakap ng magulang ang kanilang anak na unggoy habang nakatingin sa robot. Sa ganitong video ay talagang makikita mong na ang mga hayop ay totoong merong emosyon na kagaya sa ating mga tao. Number 8, Chimpanzee. Hindi ito isang eksperimento. Ito'y tunay na kuha sa behavior ng chimpanzee sa nature. Pero bago yan, alam mo ba na ayon sa mga siyentipiko na ang mga chimpanzee ay merong 90% DNA na kaparehas ng sa mga tao? Oo, tama ka sa narinig mo. Kaya naman ang ibig sabihin nito ay kaya nilang makipag-usap sa pamamagitan lamang ng sign language. At kaya rin nilang gamitin ang ilang paggamitan nating mga tao. At syempre, kagaya natin, ay meron din silang emosyon. Ito ay kuha sa Zambia, Africa, kung saan ay may isang grupo ng scientists na aksidenteng na-videohan nila ang kakaibang eksena ng ito. Nakakita ang chimpanzee ng bangkay ng isang batang lalaking chimpanzee. Pinagwastan ito ng mga researcher hanggang mamaya-maya lang ay nagsidatingan pa iba pang mga chimpanzee. At nang dumami na sila, ay tumahimik ang lahat ng mga chimpanzee tila sila'y nasa totoong purinarya.
may isang pares ng chimpanzee ang lumapit at inamoy ang bangkay na tila may sinasabi dito. At ang nakakamangha pa dito ay matapos lang ang ilang minuto ay ang magulang ng namatay na chimpanzee ay kinuha ang bangkay nito. Inilayo niya ito sa karamihan at kinarga niya ito at halatang nalulungkot siya at nagdadalamhati. Naupo siya ng ilang minuto. Karga-karga ang anak niyang wala ng buhay. Maya-maya pa ay lumapit na sa kanya ang iba pa niyang mga kalahi at sumama sila sa pagdadalamhati. Nakakalungkot, no? Number 7, Pilot Whales. Tinatawag din itong Blackfish dahil sa taglay nitong maitim na kulay. Isa rin itong mammals na kinonsider na mayroong malaking utak at kagaya ng ibang mga hayop ay mayroon din silang taglay na katalinuhan. At liban dito, hindi rin nila iniiwan ang kanilang mga kalahi sa oras ng kagipitan. Maging sa kalungkutan ay nagsasama-sama pa din sila. Ang halimbawa dito ay ayon sa ilang mga teorya na ang mga pilot whales ay nagpupunta sa pangpang ng dagat kapag mayroon isa sa kanila ang binawian ng buhay. At makikita rin ang pilot whale mother na ito na nagdadalamhati sa labi na namatay niyang anak. Dinadampi niya ang kanyang ulo sa labi ng kanyang anak at sinasamahan niya ito at hindi niya ito iniiwan. At kapansin-pansin din ang pagbuka niya ng kanyang bibig na tila umiyak sa nangyari. Maliwanag na nagpapahiwatig ito na hindi niya matanggap na namatayan siya ng anak. Pinapakita din dito na miski hayop na nasa kalupaan at katubigan ay nakakaramdam din ng kalungkutan. Number 6, Dolphins. Ngayon ay mapunta naman tayo sa isdang kilalang-kilala ng lahat. Mapapalabas man o sa personal, ay talaga namang friendly ang isdang ito. Ang video na ito ay kuha ng isang grupo ng mga scientifico sa dagat na Mediterranean. Kung saan ay nagtataka sila kung ang mga dolphin ba ay nakakaramdam din ng kalungkutan hanggang sa makuhanan ang video na ito. Makikitang lumalangoy paikot-ikot ang dolphin sa loob ng napakaraming oras. Yun pala ay sinusubukan niyang gisingin ng isa pang dolphin na inaakala niya natutulog lang. Ang sabi ng mga scientists na ang mga dolphin daw ay nakakaranas ng psychological reactions na mayroong pagkakahalintulad sa kalungkutan. At ang halimbawa dito ay ang mga babaeng dolphin ay dinadala ang patay nilang mga anak at kinakarga nila ito gamit ang kanilang panga sa loob ng ilang linggo. At marahil ito ang paraan nila ng pagluluksa. Number 5, Elephants. Alam naman natin na ang mga elepante ay social animals at isa rin sila sa pinaka-attach sa kanilang pamilya. Bagamat palagi silang nagsasama-sama, ay makikitaan mo rin sila ng pag-aaruga sa isa't isa, lalo na kung may sakit ng isang miyembro ng kanilang pamilya. Pero alam mo ba na meron silang special na ginagawa kapag namatayan sila ng kasama? At ang halimbawa ay ito, makikita ang isang hindi pangkarniwang ritual na ginagawa nila. At kadalasan kapag nakakakita sila ng bangkay ng elepante, ay hinahawakan nila ito gamit ang kanilang trunks. At minsan naman din ay gumagamit sila ng paa na dinadampi nila sa katawan para malaman nila kung ano talagang nangyari. At kapag napatunay na nilang wala na ito, ay saka naman sila maglalabas ng napakalakas na ingay. At matapos nito ay kitang-kita sa kanilang mga mata ang pagdadalamhati at naghahagis din sila ng mga dahon sa katawan ng namatay at araw-araw nila itong binibisita. At bukod pa dito ay tumatayo din sila sa paligid nito at kapansin-pansin ang nakakabingin nilang katahimikan. At ang malupit pa dito ay kapag nakakakita sila ng buto ng mga elepante ay may ginagawa silang ritual dito. Sa una ay papalibutan nila ang buto ng pabilog. Pangalawa ay itataas nila ang buto gamit ang kanilang trunks at saka ito babaliin. Ang sabi ng mga scientists na ang ganitong behavior na pinapakita nila ay nagpapahiwatig na naiintindihan nila ang pinomena ng kamatayan at kamalayan ng nawalan ng mahal sa buhay. At huli, number 4, Penguins. Isa ang emperor penguin na nakakatagal sa malupit na klima ng Antarctica. Kapag winter ay umaabot ng temperatura dito ng halos negative 40 degrees at ang hangin naman dito ay may bilis na 40 meter per second. At ang balahibo nila ang siyang dahilan kung bakit nakakatagal sila sa ganito kalamig na lugar. At dagdag pa dito, ang mga hayop na ito ay nagkukumpulan para makalikha sila ng mainit-init na pakiramdam. At malamang ang nasa gitna na penguin ang labis na nakikinabang dito. Pero alam mo ba kapag tumindi pa ang lamig at tumagal pa ito ng tumagal, ay ginagawa nila ito ng paraan. Meron silang special na sistemang ginagawa para makaikot. Maya't maya ay nagpapalit-palit sila ng pwesto para nga naman walang lugi at lahat sila makatikim na mainit-init na pakiramdam. Pero ang masaklap dito ay kung sino ang maliit ay delikado. Hindi man siya mamatay sa kalamigan pero mamamatay naman siya sa aksidente. Ang baby na penguin na ito ay namatay sa kalagitnaan ng snowstorm at nang makita siya ng nanay niya ay huli na ang lahat. Ganun pa man ay bilang magulang ay umiyak din siya at sinusubukan niya pa ding i-revive ang anak niya gamit ang kanyang tuka. Matapos ang ilang minuto ay may lalapit pa na isang babaeng penguin at iko-comfort niya ang nanay na namatayan. At kapag marahil nandyan ka sa eksenang yan, ay malamang ay tutulurin ang luha mo. Sino ba namang magulang ang gustong pakita mo ang anak mo na wala ng buhay?
At ang aral sa kwento na ito ay dapat palagi nating ingatan ang mga hayop at nararapat din na sila itrato natin ng tama sapagkat isa rin sila sa ginawa ng Diyos para magkaroon ng kulay ang ating mundo. Alright, ikaw, may alaga ka din bang hayop? Anong hayop ito at paano mo ito inaalagaan? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. Once again, this is Arvin TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito din ay nagpapabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on the next video.